What's up mga cages? Nandito na naman tayo sa aming YouTube channel. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell. Okay guys, gagawa tayo ngayon ng Klong Tad Thailand Ancient Drums Improvise, kasi project to siya ng anak ko, kaya ayan. Just wanna share my own version of Klong Tad in Thailand. Ang ginawa ko, naggupit ako ng bilog para magkasya siya dito sa taas, pang cover. Para ano, since wala kaming nabili sa tindahan na stick glue, ang ginagamit namin is double-sided tape. Okay, pagkatapos mong gupitin, ayan, nakadikit na siya. Next is, kailangan namin siyang coveran dito para para matakpan natin siya dito. Okay. Ang gagawin natin para maano siya is para dumikit yung itatakay pa natin. Ayan na siya. Kailangan lang natin siyang ano para tumibay. Wala kasi kaming mabili sa tindahan na scotch tape o na glue stick, kasi siguro wala na rin ano doon. Ito lang. Para naman hindi siya masyado, at para sabay-sabay natin silang gagawin. Na siyang natira. Ayan. Bebe. Okay, ito namang isa yung gagawin natin para ano sila. Isa. Para mabalot na rin natin siya ng magiging kulay niya. Babalutin natin siya ng violet palette. Okay, ano na siya para mag-cover ulit. Ano naman. Kailangan siyang takpan.
Lapitin lang natin siya ulit. Lapitin natin siya ulit kasi iba yung ano niya dyan. Okay. Ito na naman tayo. Saka malikot. Kailangan natin siyang anak para dumikit. Wala kami yung glue gun. Kaya ayan, nagtitiis sa kandila. Para dumisit lang. Pang mahirap talaga itong ginagawa namin. So para sa mga magulang na nagtitipid. Okay. Ayan. Pitin natin siya kasi sumobra na siya. Para hindi siya masyadong hassle sa ating gagawin. So, ayan na siya. Kailangan natin siyang idikit ng maayos. Okay. Ayan. Kailangan lang kaunting tiyaga para mabuo siya. Okay. Kaunti na lang. Lapit na mabuo ang ating kladtong. Thailand Ancient Drums. Dahil kailangan sa grade A, gawa sila ng improvise, kailangan ng procedure, kaya need ng. Okay, yan na. After nito, gagawa tayo ng tataktan din natin yung likod para hindi siya para halata siyang back to back. Ayan siya. Kailangan lang natin siyang ano para dumikit siya ng todo. Kailangan natin siyang i-ano na dumikit para okay. Ayan na. Mamaya ka na. I-ano muna natin siya para dumikit siya ng todo. Sa kabila, idikit din natin ulit ang bilog-bilog na ito. Ayan. Kailangan dumikit siya para paghampas, hindi siya matanggal. Okay.
So, gupitin natin yung sumobra. Kasi may iba yung siyang ano dyan. Gupitin lang natin yung sobra niya. So, ayan. Okay. Iaano natin po siya, ididikit. Siitin. Kasi ito yung ano niya. Didikit natin si itim. Ayan. Okay, linisan natin siya. Kasi tataktan natin si kailangan kay itin titikit siya ng ayos. Ganun din yung gagawin sa isa. Same lang din yung steps at saka procedure na gagawin ninyo. Yan. Okay, lilinisan lang natin siya. Para okay. Yan. Tapos bilog lang tayo ng ganyan siya. Magana tayo ng bilog. Gupi tayo ng maliit na bilog, singlaki lang siya ng 1 piso. Kasi dito yan siya, ilalagay natin siya sa gitna. Ilalagay natin siya dito sa gitna, yung bilog. Kasi yun talaga yung design niya. Okay, ganyan siya guys. Kailangan naman siya kaunting ano para malinis. Ganyan siya. Ganun din dito sa kabila. Lalagyan mo din siya ng bilog. Yan. Yan. Tapos, same lang din yung gagawin ulit dito sa bilog. Ang gagawin, ganun lang din yung gagawin mo, kagaya nung ginawa dun sa isa. Kailangan mo lang din siyang anuhan.
yung itim. Para mamaya na natin siya linisan pag natapos na. Para naman hindi siya masyadong ano. Okay, yan. Yun lang din yung gagawin siya, kabilaan. Kasi pareho lang naman sila. Okay. Yan siya. Kailangan tibayan para hindi siya maano paghampas, lilipad. Paghampas mo, hindi siya lilipad. So, ayan. Okay na. Yan yun siya, guys. Okay. Tapos, ganyan na yung resulta niya. Meron pa siyang design dito. Ilalagay natin mamaya. Meron siyang ilalagay dito. Bilog-bilog. Gilang design niya. Ayan. Bilog-bilog lang kayo ng maliliit na kulay puti. Ayan. Mas malayo po talaga to siya sa ano, sa original kasi improvised na. Okay. Wala kayong pan-design na beads kaya ito. Sa mga mahihirap, ito siya. Papel. Instead of kahit ano pa man yan. Ito na. Yan. Gawa tayo ng paraan para napasok ko siya. Kailangan lang talaga magtiyaga. Ganun din ang gagawin sa kabila. Kasi ang dami niyang ano. Mamaya na natin siya linisan. Pag natapos na. Para madikit natin yung iba. Okay. Ganun din yung gagawin sa isa kasi dalawa silang ano. Dalawa silang gong. Ang tawag doon, klongtad. Instrumento to siya, guys. Yeah.